Hello and welcome back ulit dito sa channel ko, TMX125. So dito sa TMX na to, mag-convert tayo ng 4-pin CDI gamit yung panglipan 110 na CDI. Kukonvertan natin to ng battery operated dahil yung TMX na to is hard starting na pagdating sa kanyang push starter. Pero pag ginamit naman naman siya ng kick start, is umaandar naman agad. So pakita ko muna kung gaano kalakas yung ignition, okay? So yun, nakita nyo naman nawawala-wala pag ini-start. Kaya naman tanggalin natin yung bangko at saka yung tangke. Tanggalin natin yan para makita natin yung CDI. So yun ang papalitan natin mamaya. So ang kailangan nyo, CDI na panglipan, 110 at yung socket na rin at electrical tape, tapos isang metrong wire para ma-connect natin yung dapat ma-connect dito mamaya. At ituturo ko sa inyo kung ano yung diagram ulit na gagamitin natin. Sa previous video ko, nagtinuro ko na yung diagram ng 4-pin CDI at ulitin na lang ulit natin dito dahil magkaibang motor naman tong lalagyan natin. So okay, tanggalin ko muna yung lumang CDI niya at the same time papakita ko na rin yung pang Fury o yung pang lipan 110 na CDI. Yan yun, yung kulay green pang lipan. So yun yung stock niya. So dahil magkaiba ng socket yan o hindi siya naging plug and play, so kailangan din natin ng socket para dun sa CDI na pang lipan para ma-connect na natin yung mga dapat i-connect yan para nasa ganun is gumana na to. At mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba ng dalawang CDI na to at kung ano yung magiging effect din naman nito dun sa motor. Okay, so stay tuned lang dahil step by step ko itong gagawin at ipapakita ko sa inyo dito yung diagram din ng 4-pin CDI na yan. So proceed tayo dito. So ayan na nga yung socket ng 4-pin CDI, connect natin para yung wire na yan is i-connect naman natin dun sa pinagtanggalan natin ng luma niyang CDI. Okay, so ulitin ko, 4-pin CDI na panglipan 110. So proceed tayo. So yan, connect na natin. So bago yan, babalatan muna natin itong wire para ma-connect natin o ma-splice natin na maayos yung wire mamaya. So yan yung green na may ground, na may kulay puti. Siya yung ground nung pulser natin. So mamaya yung wire na iisa-isahin ko sa inyo para makuha nyo talaga ng mabuti. Okay. So at eto nga palang video na to is optional na lang ulit. So, pwedeng magpalit na lang kayo ng stator kung ayaw nyo mag-convert ng 4-pin CDI na pang Fury o yung pang lipan 110. So yun lang, ito video na to is para dun sa mga gustong matuto kung paano mag-convert ng 4-pin CDI sa ganitong klase ng motor. So proceed tayo dyan. So balatan natin at aayusin natin at para ma-splice natin na maayos. So mamaya i-organize nyo na lang yung wire para presentable yung tignan o para iwas sa grounded. So yan, palitan muna natin lahat para make sure lang yung susian is naka-off muna habang nagwa-wiring tayo nito. Para ano, safety first ba kumbaga. Kahit saan naman, basta't nagwa-wiring ka, make sure lang yung susian is naka-turn off para iwas grounded at safety na rin ng fuse. So proceed tayo dito. So i-splice ko na at i-connect ko na kung ano yung mga dapat i-connect dyan. Okay. So wait lang dahil ipapakita ko sa inyo kung ano yung pagkakasunod-sunod nung wire na yan mamaya. So hiramin ko muna yung CDI para magawa natin ito ng diagram sa taas. So ipapakita ko sa inyo yan. So diretso tayo dito ulit. So ilalagay ko yan dyan para maipakita ko sa inyo yung konting animation natin para dun sa
diagram nitong CDA na yan. At kung ano yung makikita nyong kulay dyan sa ini-splice nyong wire, dun sa lumang wire nya, yung pinagkakabitan natin ngayon ng socket na yan, ilalagay ko yan dito sa may CDA. At susundan nyo lang siya para makuha nyo yung tamang diagram. So, ayan na nga yun. Kung may nakita kayong kulay blue dyan sa wire, ayan yung pulser. Yan yung siya ilalagay sa unang ngipin kasi 4-teeth yung 4-pin CDI, 4-teeth yan. So yun ang pagkakasunod-sunod niya. Number 1, pulser. Number 2, coil. Number 3, ground. Number 4, yung solid block. Okay? So, lahat ng kulay na nakikita nyo dyan, yan yun. Yan yung, dyan yung siya i-coconnect sa CDI na yan. Ngayon, kung medyo naguguluhan kayo, i-comment nyo at sasagutin ko yan. So, basta yung ganyan lang yung susundan nyo. Kulay blue na may white sa unang ngipin ng CDI. Ang pinagkaiba lang nito, yung dalawang green, ayan, yung dalawang green na yun na ini-splice ko. Pagsasamahin ko yan kasi para malagyan ng ground yung pulser. So, okay yun ha. Kung ano yung nakikita nyong wire dyan na ikinokonek ko, ayun yung wire na makikita nyo dun sa inanimation ko kanina. Yun lang yun. Kung ano yung nakasulat dun kanina sa inanimation ko, yun lang din yung ikokorek nyo dyan sa bawat ngipin. So, okay. So, mamaya, ang pinagkaiba lang kasi nun, yung solid block dito sa pang-apat ng ngipin ng CDI is wala dyan. So, maghahanap tayo ng solid block. Usually, dun sa may brake light, pwede dun. Sa may preno kasi ignition din naman yun. Okay, so proceed ulit tayo dyan. So, tutok lang. Okay, yan. Splice nyo lang mabuti at mamaya i-organize nyo na lang para maiwasan yung grounded at the same time maging presentable naman. So, okay. So, matapos nga natin ma-splice yun, i-connect natin yung CDI at maghahanap na tayo ng positive. O yung positive wire na solid block. So, okay. So, yung primary coil, ang kulay niyan, kulay itim na may kulay pula. So, yan yun. Isang galing dun sa stator, isa naman papunta dun sa CDI. So, ang gagamitin nating wire, yung papunta dun sa may CDI. Kulay itim na may, na may red. Ayan yun. Yan yung galing sa stator, di natin kailangan yan. Yan ang kailangan natin. So, i-coconnect natin yan. Ayan, dun sa positive wire o dun sa ignition. So, kulay itim ang i-coconnectan natin dyan. So, usually dun sa may preno, yan yun, yan yung papunta dun. Okay? Usually dun sa may preno, dun tayo mag-coconnect para mas malapit lang yung wire. So, lagyan natin ng ng dugtong. Yan. Tatapan nyo lang siya ng wire. Tapos i-coconnect yun na siya dun sa may brake light para magkaroon na siya ng supply mamaya. Papunta naman yan dun sa CDI. Ulitin ko ha. Yung galing dun sa stator is hindi natin kailangan yun dahil yun na nga yung nagisiran nitong motor na to. So yung papunta dun sa CDI ang lalagyan natin ng supply ng kuryente. So, okay. So, yun nga. Matapos natin kabitan yan, i-start na natin yan mamaya. Dito ka ba? Kita? Dito. Yeah, isa pa. So, sa part na to, ayaw na umandar dahil wala nang gas. So, ayun na nga, wala na siyang gas at ang gagawin na lang natin is i-organize natin yung kanyang wire para maging presentable at maiwasan natin pagka-grounded. So, stay tuned lang dahil start natin ito mamaya. So, yan, matapos nga natin ma-organize, yan ay ilalagay natin. Yan, tapos ilalagay na natin dun sa original na lagayan niya. At
yun lang. At kung nagustuhan mo itong video na ito, subscribe ka na, and then yung bell button para updated ka. At God bless po sa inyong lahat. Okay, thanks.